guys! Welcome back for another vlog. For tonight's video ay mag-makeover tayo ng ating dining area. Yan. So kung mapapansin nyo doon sa mga previous home vlogs ko, is itong dining area talaga yung pinaka-plain na area dito sa bahay. Ayan. As in, wala siyang ka-design-design sa wall. And wala siyang mga picture frame, walang plants, ganyan. And so, nag-decide kami ni Daddy, dahil nabudo na din kami ng homebodies, nalalagyan namin siya ng konting accent lang. Yan. Para naman medyo mabuhay yung aming dining area. So, naisip ko na lagyan itong side na to ng mga mirrors. Yan. So, alam niyo na kung ano ibig ko sabihin, yung by 9 na mirrors. Then, dito naman sa kabilang side, ito, plain din to eh. Is lalagyan namin ng PVC wall cladding, yun natin yung tawag doon, yung mga stripe-stripe na design. Yung mamash dun sa color ng door namin and dito sa aming dining table. So medyo taliwa siya ng kulay kasi itong dining table namin is very light. Tapos yung door namin is medyo dark brown siya. So yun, samahan nyo kami today kasi actually it's 10, mag-11 na. So, tulog na si Sian kasi hindi namin siya pwedeng isali dahil sobrang liko talaga niya. Hindi kami matatapos kapag nandito siya pauli-uli. So, bago ako mag-start, lilinisin ko muna yung mga wall kasi nalimutan ko siya linisin kanina. Gamitin ko tong tissue na to and super love na love ko tong tissue na to. Ilang beses ko nata itong nabulol sa TikTok, guys. Kasi ito yung paper tissue, tawag to paper towel, na hindi talaga siya napupunit. Para siyang wipes, ayan. Mura lang siya, as in ka-price lang din yung mga paper towel sa mall. Then, ito yung gagamitin nating PVC na nabili namin kanina lang. Nakat na din to ni Daddy kaninang hapon. So, ang ginamit niya pang cut ay lagare. Ah, hindi kami mag-drill, so gagamit na kami nitong Bostik. So, not sponsored, guys. Kasi ito din yung recommended sa homebodies. Yung iba, effective naman daw. Hindi naman daw natatanggal or nalalaglag. Kapag ito yung ginamit, so itatry muna namin. So kapag natanggal, tsaka namin i-drill sa wall. Kasi as much as possible, ayaw ko talaga munang mag-drill sa wall. So ayan si Daddy, kakababa lang niya. Ngayon, pupunasan muna namin yung wall para malinis kasi puro alikabok pala. Ito guys, hindi ko alam kung tama yung ginagawa namin. Pero ang kailangan malagyan dito is ito lang. Kasi palubog pala yung ibang part. So, yung pinakang ibabaw lang nito at ito. So, yun lang kapag hindi ka nag-drill is medyo matakla siya sa pandikit. Go, Daddy! Nakakulay siya ng pinto. Yay! Ay, kabok. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Kinabukas sa pinto. Hindi ba? Hindi ba? Hindi ba? Ito naman guys, next episode natin, nalagyan natin ng mirror to. So, ito yung mga nabili kong mirror. Sa SM, ito yung buy one take one na mirror. So, buy one take one and limang set yung binili ko. So, may mat sa sobrang isa. Ayan, so sinusukat muna ni Daddy kasi baka tumama doon sa pinto kapag buksan namin. Max. Okay, di pala ang white. Dapat pala white yung frame na pinili ko. No?
match na. Mukhang aesthetic na yung bahay. Pack, match na match. Time check, it's already 12. And dito namin minomonitor sa cinema. CCTV. Ang mali pala namin guys, dapat pala nauna kami sa taas. Tapos pinantay namin doon sa pinto. Yun, pagang lampas tuloy. At doon kami nag-adjust. Ginawa kasi namin, pinantay namin doon sa dining. Pero okay lang yan. Hi guys, we're done! So natapos na namin. To bukas ko na lang imo-move to. Kasi nalagyan ko lang ng support just in case. Baka kasi biglang bumaba pag tinanggal namin. And yay! Tapos na! So mag-aal lang naman to guys kasi hindi naman to totoong kahoy. Plastic lang din siya. So ito naman yung next project namin guys, yung ilaw kasi parang out of place na siya. And super hirap linisin ang ilaw na to dahil totoo nga yung sinasabi niyong demo nung binili namin to. May hirapan daw kami maglinis itong ilaw kasi ang bilis kapitan ng alikabok at sapot ng gagamba. Ayan guys, so kakalinis lang namin din at ang dami na namang alikabok at sapot ng gagamba. Favorite talaga nilang bahayan kasi maganda yung style ng ilaw. So, balak na namin din papalitan yun. Next time, kapag nagka-budget ulit. So, sa mga magtatanong ko kung saan namin na-purchase to, ito po kasi nabili namin sa SM, itong mirror sa buy one take one. And then, ito namang wall cladding ay sa local store dito sa Quezon Province. Pero, iti-check ko sa Shopee, sa online. Kung may makita kong same product, ilalagay ko na lang yung link sa description box below. And ilalagay ko din kung magkano yung nagastos namin dito. So, super happy naman kami sa result. And sana ay tumagal to at hindi agad masira. Dahil meron kami yung toddler dito sa bahay. But overall, ayan, ang ganda. And nagkabuhay talaga yung dining area na very aesthetic na. Yun lang guys. So, thank you for watching. And see you in our next video. Bye!